Ang bago na itong nating ano ngayon, vlog, is itong, tawag nito? Paglilinis ng helmet. So, nung dati, wala pa yung mga disinfectant na mga aerosol type, mga ganun, is ano lang, yung talagang detergent soap, mga detergent bar, tapos brush, yun lang po yung alam natin. So ngayon, eh habang tumatagal, naka-upgrade yung mundo, so may mga ano na, mga aerosol type na, na panglinis ng helmet. Which is, maraming ano, maraming positive side or positive na feedback tungkol po doon. So unang-una, maiiwasan mo yung pagka-scratch ng foam or matastas. Pangalawa, madaling linisin. Pangatlo, yung mga bakterya. Tinutukoy ko po ngayon is itong Kobe na brand. So, binili ko sa Shopee. Actually, dalawang piraso to. Just in case na magkulang sa dalawang helmet. Kasi, in the first place, hindi ko pa alam kung ano, kung sasakto ba sa isang helmet or kukulangin. Okay? So, ito yung gagamitin natin paggamit ng helmet, paglinis ng mga helmet natin. So, wala po yung materials na gagamitin natin sa ngayon. Unang-una, itong Kobe na ano, na helmet disinfectant foam. Pangalawa, kung may pampunas kayo na malinis, pwede. Tapos, pangatlo, itong tissue. Pwede bathroom tissue, kitchen tissue, kahit anong klaseng tissue. So ito pong naka-feature kay Kobe. Helmet na disinfecting foam. Tapos ang nakalagay, quick cleaning, strong sterilization, easy deodoration, shining like new. Oh, mga. So sakaling i-spray nyo to, babalik sa brand new yung helmet nyo. Nani? Joke lang. So, ang nakalagay is 1 seconds, instant na penetration na kaagad. Tapos, ito po yung ano, yung tamang paggamit ni Kobe na ano, pang space helmet. May nakalagay po sa likuran. So, susundin na lang din po natin para iwas avery or pagkakamali. So, ang nakalagay, shake muna natin ng maayos. Tapos, spray sa mga faded na lining. Tapos, hayaan na natin na mag-react or mag, tawag nito, bubbles yata itong foam. Tapos, after nun, ililinisan natin ng punas or tissue. Yun. So, may ingredients na ano, 5% na ionic and surfactant. Okay? So, ayan. Kung pansinin nyo, sobrang dumi na ang helmet kasi daily use. Pati na ano, na lens di pa na linisan. Ayan. Talaga pang araw-araw to na helmet ha, mga sir. Hindi to pang ano lang, pang sadyang pang touring lang. Ayan. Ito yung pinaka-issue nya. Ayan. Siguro mga 2 weeks gamit to. Ulan init, tapos medyo malangsa yung amoy sa loob ng helmet. So, ito yung marubi na parte. Tapos, ito yung disadvantage na gagamitin niya ng, ano, ng brush or foam. Tapos, detergent soap lang. Yan, nagka-crack na. So, maganda, lumabas to. Para easy na lang. Yan, sobrang dumi. So, okay, try na natin. Check natin ulit. Parang ano lang, mga spray paint na ano. Okay. Aim na natin ha, ingat lang ha sa mga mata, sa mata natin. Baka tumalsik. Actually, hindi mabaho yung ano niya, yung amoy. Masarap sa ilong. Shake konti.
shake na naman. Check natin kung ano na nangyari sa ano sa loob. So dito yung pinaka issue sa dumi. Check natin kung ano nangyari. So ayan, ito yung isa sa mga ano, mga alikabok. Ayan. Sobrang dumi. So, partial ano, partial spray or unang spray. Kung titingnan natin dito ang banda, kumpara natin kanina, eh mas marumi yung kanina. Ito medyo light na lang kasi ito yung pinaka ano eh. Every time nagsusuot ka ng helmet, lalong-lalo na wala kang mask or tawag nun, yung buff, talaga dito pupunta ang dumi. So try natin second attempt, dito na lang i-spray natin ha. Okay, ayan, check natin. So, after po dito, pwede natin i-spray sa labas. Try natin kung gagana ba. So ayan, as usual, sobrang dumi. Siguro dito, parang ano, parang hindi na kaya ni Kobe, sobrang dumi. Sobrang tigas na. Almost 1 month ko hindi na ano to, nalaban. So dito portion na to, medyo nawala. Dito may konting ano, ayan, may konting issue. Pero kahit pa paano, okay naman. Dalinis naman. Okay. Try natin dito sa shell. Dito lang. Mas mainam ang tissue na lang gagamitin nyo panglinis, pangpunas kumpara sa ano, sa mga tela. Eh babalik at babalik din yung dumi. Gaya ng tissue, isang pahid lang tapon nyo na.
So sakto naka-under yung aircon namin. Binilid ko na lang or gagawin ko siyang air dry. I-air dry na lang kasi yan, walang init yung panahon. So ito po yung update na ginamit natin na helmet, nilaban natin ng COVID. So far so good. Hindi lang masyado natanggal yung ano, yung dumi. Pero okay naman. Siguro sa second time o third time around, for sure, or I hope mawawala na. Ayan. Sulit. It's caught in the crossfire. It's caught in the crossfire.